Maalab na pagbati, Pilipinas. Nagtipon ang mga magsasaka mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa para pangmalakasang igiit ang kanilang karapatan para sa lupa, kapayapaan at hustisya para sa mga magsasaka at land defenders na naging biktima ng human rights violations. Kwento ng mga kababayan nating magsasaka, dekada-dekada na ang land reform program ng gobyerno, pero hanggang ngayon, marami pa rin sa kanila ang walang sariling lupang mabubungkal. Hindi lamang sa papel kami nanalo. Dapat pati sa lupa ay bigay na nila ang aming karapatan. Hindi namin makakain ang mga papel. Lupa ang kailangan namin para bungkalan, para bigyan ng sapat na pagkain ng bawat pamilya at bawat pamayanan. Para sa maraming magsasaka, peke, as in fake ang reforma sa lupang dala ng CARP. Hindi na nga libre ang pamamahagi, maliit lang din ang saklaw na lupang sakahan ng programa ng gobyernong ito. Dagdag pa dyan ang isyu ng pangangamkam at ang tinatawag na land use conversion o pagpapalit gamit ng lupa. Think, sakahan one day, the next day, subdivision na. Para sa magsasaka at katutubo, ang lupa ay katumbas ng buhay. Dahil sa lupa, nagmumula ang aming kabuhayan at sa lupa nakatayo ang aming tirahan. Dagdag ng KMP, magkarugtong ang karapatan ng mga magsasaka sa lupa at pagpapaunlad ng produksyon ng pagkain. Mahalaga ang papel ng mga magsasaka sa lahat ng aspeto ng buhay ng bawat Pilipino. Sila kasi ang lumilikha ng pagkain natin. Pero tanong nila, bakit ba ang mga magsasaka pa ang parang pinakapinabaya ang sektor ng gobyerno? Paliwanag ng KMP, pagdating kasi sa usapang land reform, parang wala ring nangyari at lumipas lang na parang bula ang unang taon ng Marcos Jr. administration. Kaya namin, ang Pangulo lumilitaw na peste sa magsasaka, laki sa layaw, ang gusto pa mga ibang bayan kaysa sa harapin. Ayon sa KMP, alam naman ni President Marcos Jr. ang kahilingan ng mga magsasaka. Higit pa roon, meron siyang kayang gawin. Now na! Isang pwedeng-pwede raw niyang gawin, ipagbawal ang land use conversion sa pamamagitan ng isang executive order. Isa pang kayang-kayang magawa, hikayatin ang Kongreso na agad nang ipasa ang Genuine Agrarian Reform Bill na magpapabilis sa libreng pamamahagi ng lupa. Sabi ng mga magsasaka, kung hindi kikilos ang presidente at ang gobyerno, sila handang-handang kumilos. Mapalakaran, lakbayan o bungkalan pa yan. Buhay at kabuhayan kasi ang nakataya dito mga besh, hindi pwedeng petiks-petiks lang. Naniniwala kami, may magagawa tayo. Malakas na panawagan ng magsasaka ang lupa para sa mga magsasaka at manggagawang bukid. Ang nananatili naming panawagan, ipatupad ang tunay na reforma sa lupa. Isang tunay na reforma sa lupang magbibigay o magkakaloob ng tunay na lupa sa aming mga magsasaka.